Alright, good morning. Nandito tayo ngayon sa kung saan ang studio to. Kasama natin ang mga veterans. Uncle Eson and MTV. At sa likod natin. Ayari lang natin. Ayaw nga, no? Ayari lang natin. So may shoot kami ngayon dito sa kung saan ang studio to. At yung main vibe nandun pa sa pinaka-studio kami nag-interview dito sa lobby. At mainit ngayon yung usapan sa social media about dun sa... What the? Okay, mainit ngayon yung nagiging discussion sa social media about dun sa mix. At kung main vibe ba ng Blacklist or main vibe ng Maharlika, mas mabuting ipadala na lang sa IESF para ayun, alam mo yun, wala nang masagasaan at hindi mahirap ang schedule pagdating sa training. Ito, nandito ngayon si Uncle Eson, isa siya sa mga naka-experience ng training pool way back nung 2019 sa SEA Games. So, isa siya sa mga naka-experience ng training pool. So, Uncle, kwento mo nga, paano ba yung naging proseso dati nung training pool sa pag-pirin kung sino yung magiging representative? Yung SEA Games 2019 kasi, in-invite lahat ng ano, mula MPL Season 1 hanggang Season 2, Season 3, Champion. Tapos nagkaroon sila ng qualifiers for Cebol. Nagkaroon ba ng parang tournament nun? Magaya nito? Bali yung top 2 yung kinuha nun. Top 2 din yung kinuha doon? Yung nanalo doon, SGD Omega, saka yung Olympic Philippines. Okay, SGD Omega, Olympic Philippines. Tapos yun, mga ilang weeks ata yun. Yung pinag-rumble-rumble lahat ng members per team. Matagal din. Bale, kasama things man nun eh. 5 teams times 6, bale 13 players, ganun. Lahat kami pinag-rumble-rumble, iba-iba yung kasama namin. Paano yung naging criteria nila, may pointing system ba? O tinitignan lang kung sino talaga yung magaling para ma-determine kung sino yung kukunin players dun? May pointing system per win. Per win, para player. So, nagsasapol player sila. Para bunutan, per role. Kasi ano yun eh, limang role, may tank, wala pang jungler, ano na. Wala pa dedicated jungler nun, basta midway nun, mage. Kasi nakalala ko yun, kasama ko sa mga ano, multi-role. May multi-role na role, kumbaga parang karaniwan doon, 6-man. Isa ka doon sa pinakamaraming panalo. Ayun, so isa ka dapat doon. Oo. Okay. Tapos, ano ba? So yung bawat role na yun, kung sino yung pinakamataas ng points, may possibility na makapasok siya doon sa ano, 7 players ng season. 7 players. Tapos, may isa pang criteria doon, yung interview nga. Ah, interview din! May interview din! May interview per player, in-interview kami ni, ayun, ni Mitch. Anong example na tanong? Example na tanong? Ano, tell me about yourself. Hindi naman. More on ano siya kung... Paano yung magiging commitment mo sa Cebu? Ah, okay. Kasi, ano may ambag mo, gano'n? Oo, kung sakali man kunin ka dito, kunin ka namin, ano yung ibibigay mo? Pwede ko pa sabihin yun? Hindi naman, nagkwento lang tayo, hindi naman siya, ano eh, confidential na kapatao. Kinekwento lang natin yung mga nakanasan natin. Diba, ano, nag-rumble-rumble na yung players. Sa experience mo during nung pag-shuffle, sino yung pinakagusto mong kakampi? Sino yung pinakaayaw mong kakampi? Okay. Mga ganon. Tapos yung commitment mo nga kung sakaling punin ka namin, kung gusto mo talaga ang SEA Games. Kasi ongoing MPL nun eh. Oo, yun. Isa pa, ongoing yung MPL. Kung gusto mong mag-SEA Games, so priority mo yung MPL. At tatanungin ka dun sa dalawa. Kasi mahirap din talaga pagsabayin. Mangyayari yung nangyari sa amin nung, ano, nung season 9. And then kasi pinaanoan. Kasunod ay SEA Games. Ang pinaka-nabugbog nun, si Haji at kaming mga coaching staff. Dalo nang muna. Walang pahinga. Oo, walang pahinga. Tuloy-tuloy kami. Si Haji nga, muntik nang ayaw nang dumiretso sa SEA Games eh. Dahil, yun nga, dala-diretso yung practice niya. And then, nanggaling pa sa Portalo. And then, isasabak ulit sa panibagong practice, which is, walang kasiguraduhan kung mag-pipit siya dun sa mga bagong teammates niya na magsisimula pa lang din kami mag-practice nun. And I'm telling you guys, puro talo kami nung simula nun at talaga nalulungo din si Haji sa sarili niya dahil ayun nga, puro talo ka na nga nung S9 pagdating nung practice sa SEA Games, puro talo ka na naman. So talaga nga na, mentally and physically pagod si Haji, pati yung mga coaching staff nagkandali-tulgit na ako na
Teka, dito sa kabila, ganito yung ginagawa natin. Assassin yung ginagamit natin. Yung tingin ko, parang mahirap talaga pag sabihin yung ano, dalawang tulog kami sa isang panahon. Isang ibig sabihin niyan, hindi tayo, ano, si Mr. Everything. Like, for example, ito maganda example, si Pacquiao, nung po ako sa boxing, talagang dominate na lahat yung ano, nakakagamit niya. Kaso nung nagkahati-hati na yung oras niya, like, pinasok niya na yung singer, basketball, and politics. So, medyo nagdagayin talaga yung performance niya. Pero nandun pa din naman. Yung nga lang, isa lang yun sa patunay na yung katawang tao natin, limited lang talaga yung kayang gawin. Oh. So, alam mo yung priority mo. Mm. So, sino yung mga, alam mo, maraming panalo nung, ano, nung nagkaroon ng training pool na yun? Siya to, si Carl. Sobrang ano. Ay, si Carl. Matik yun. Mm. Yung ano, yung main fight, sila kay NDPU. Si Ace. Ayun, tama. Maalala yun pa sila rin yung marami. Si Payne, ayun si Payne. Madami din. Nagkwento din dati sa akin si Payne. Ang sa kwento niya sa akin, ang pinakamarami panalo siya, yung mga nagiging kakampi niya, at yung mga nagiging kakampi ni V. Yun yung nga kwento niya sa akin. Ayun, naging kakampi ko rin yung si V. Ayun. Kasi ito pa, ito yung isa pang maganda nung panahong yun, kung bakit maganda yung VIX na players nung 2019. Dahil nung panahong kasi na yun, limited pa lang yung malalakas na, tigay pa lang ang malalakas na players, tapos magkakahiwalay pa ng team. Unlike sa panahon ngayon, hindi na talaga palakasan ng players, kundi palakasan na ng isang buong team, kung paano mag-perform yung isang buong team. Unlike dati, alam ko yung malakas na powerhouse dati nung panahon ngayon, ano eh, hindi. Yung brand, yung sila Payne. Saka yung laban talaga dati, dikit-dikit talaga yung resulta, yung laman. Parang pag narinig mo yung pangalan nila, alam mong iyon na yung panalo, no? Oo, kasi dun sa panahon na yun, alam mo talaga kung sino yung malakas na players. And ideal talagang gawin yung training pool na yun para mapagsama-sama mo yung malakas na yun. Dahil nagsisimula pa lang yung ML nung panahon yun eh. Yun nga yung pinakaunang SEA Games na kasama yung ML. So ideal talaga gawin yung training pool or proseso, or ganong proseso, para makuha mo yung pinaka the best of the best. Pero ngayon sa era natin, sa panahon natin, hindi na eh, talagang pagagalingan na lang ano yun ang team. Magandang example na ibigay natin yung Indonesia. So pinagsama-sama nila yung ano, all-star nila, ano nangyari? Ayun! O, oh, diba? Ano pa ba? Ito pang magandang ibigay na example. Sa basketball, medyo malayo kasi sa e-sports eh. Pero huwag na natin sa aking basketball. Nag-iisip lang ako ng magandang example. So wala pang final say ang Cebol, pero kami umaasa dahil kami ang gusto lang talaga namin manalo. Wala kaming ibang intention kundi ang gusto lang namin manalo. Ayaw namin ng kasikatan, di namin ine-aim yung kung ano paman, basta ang gusto lang namin makapag-represent at manalo, magbigay ng karangalan sa Pinas. Yun lang ang ano, isang goal namin, wala nang iba. Wala nang side quest. Doon tayo sa main quest. Oo, doon lang tayo sa main quest. Ang manalo. Bukod doon, wala na. E di, kung sumikot man, kasama na yun. Bonus na lang yun. Bonus na lang sa amin yun eh. Hmm. Kasi yun lang yung aim namin, manalo. Okay, so nung panahon yun, maganda talaga yung ganong proseso na kung sino yung pinakamaraming manalo, and then may criteria pa sa interview kung maganda yung isasagot ng players na dapat ay makukuha. Pero kasi ngayon, kung magkakaroon tayo ng 3 days na training pool, and then magbe-base tayo sa data ngayon, halimbawa, ano yung pangalan ng ibang players dun sa Maharlika? Halimbawa, si Yue, yung post-core. So, maganda yung ano niya, maganda yung naging win rate niya dun sa training pool. And then si Haji, pangit. Anong mas matimbang? Yung 3 days na data, o yung 2 years na pinagsamahan at achievements nitong ano, di ba? Yung mga proven in ano, yung tested na. Eh for example, pangit yung naging stats ni Haji. Pangit yung naging stats ni V. So doon ba tayo sa ano, mas maganda bang, mas ideal bang kunin yung 3 days na may magagandang stats sa ginanap na training pool na yun kumpara doon sa isa o dalawang taon na binuno at binuo nung at pinatunayan nung limang yun, di ba? So, yun. Sobra po lang yun. 3 days versus 2 years. Na date.
Yung ano natin, yung 2021 natin, overall tournament, ang win rate natin 90%. Mm-hmm. Diba? 90% win rate, overall tournament. MPL, MSC, MPLI, M3. Hindi ko yung 89 lang yata eh. Basta 89 o 90% win rate natin sa lahat ng matches. And then pagpapagod mo yun sa 3 days na data. So ano, mas matimbang doon. Tapos isisingit mo. Kasi may iba't ibang tournaments pa yan eh. Tayo, MPL. Sila, may mga tournaments din. Tsaka kami, ano, hindi kami swapang. Kung gusto nila mahari kami yung vibe, okay lang. Basta wag na lang nilang, ano, wag na nilang chap-chapin yung bawat, ano, yung bawat team. Mapagbigay naman kami. Ayaw lang natin masira kung ano yung nabuo ng Maharlika, kung ano yung nabuo namin. So, mapagbigay naman kami. Bagong sistema din kasi. Nasa ibang generation na tayo kasi ngayon eh. Nag-i-evolve ang bawat bagay-bagay. Ngayon si MTB, na nai-stress na din eh. Huwag na natin itibig yung ano, si Boy. Oo, kasi ano, bangungot talaga para sa amin yung ni MTB, ni Dex, ni MTB. Alam, ang hirap. Nag-co-coach kami sa dalawang magkaibang team, which is magkaiba ng playstyle, magkaiba ng players. Basta. So, yun lang. Sana marami kayong nalaman sa mga kwento ni Uncle Lesson. And, alam, talagang ano pa rin, mahimbing pa rin eh. Mukhang may maririnig din sana tayong kwento kay Dex eh. Alam ko, barko. Dadaong na. So, isigyan nyo lang, darating tayo dyan na makikipag-usap tayo ng masinsinan. Basta, huwag na huwag nyo lang tatrash to rin yung ano, huwag nyo ibabash yung Maharlika dahil wala naman silang ginagawang masama. Okay? Yun. Oh, tama yun. Wala silang ginagawang masama. Doon lang tayo sa mas makabubuti para sa bansa. So, yun lang. Hanggang sa muli!